O muna, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall also he reap. For he that soweth to his flesh shall also flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Sabay po. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy namin muli to faint or not to faint, Panginoon, na minsan nangihina kami, minsan na maraming dumarating sa aming buhay, Panginoon, na parang gusto na namin magpahinga, gusto namin manghina. But I pray after ngayon message, Panginoon, pray na makita namin ang inyong kalooban, na kami po'y malakas pala. Kung kami po'y aasa sa inyo, kami po'y magtitiwala sa inyo. And kahit ano pa man yung dating sa aming Panginoon, kami po'y magtiwala sa inyo. At kami po'y makaka-accomplish, ng dating namin makaka-accomplish, Panginoon. So, maraming trabaho kailangan gawin, but I pray na kayo po'y tuturuan namin. Tuturuan niyo po kami, Panginoon. At tuturo din namin sa iba ang inyong mga salita. So, kayo pong mag-prepare sa mga puso at isipan ngayong hapon, Panginoon, muli. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Sino lang bago kanina? Wala kanina? Wala. The same crowd. Sinigo. Ha? Na? Anong nangyari? Na-traffic ha? Sa ano? Diretso agad, kasi baka sabihin ng nanay mo. Diba? So wala, sinong nawala? Wala naman, no? Sa konti talaga tayo, anyway. Ay, nasan? Muwi na. So again, ang title po is to faint is or not to faint. Sinabing faint, nangihina, nalulupaypay. So dapat ba tayong maging ganun? Paano pagpagod na nga? Yung sasagutin natin mamaya, di ba? Pero, natapos tayo kanina, hindi, being weak is never a desirable quality or trait. Ayaw natin ng mahina tayo. And then, so physically, pwede tayong gumamit ng power tools, di ba? Pero spiritually, walang ano dyan, walang replacement dyan. So, kailangan spiritually, malakas tayo. At magkapalakas tayo, nabanggit natin kanina, nagpapahina sa atin, kulang ng pagkain. Or gutom, o hindi nakakain. So, muna tayong example. Pero sagot lang doon, di kumain ka. So, spiritually, paano kakain? Sa church, magbasa, magpray. Especially sa church. Hayaan mo pakainin ka ng salita ng Diyos ng maayos. Yung makakain mo, hindi yung... Spiritually kasi ito problema. Sa pagkain dito, pwede rin. Yung iba, sabi nila, yung mong pagkain, yung mga sweets daw, yung mga nakaka-addict, 'di ba? Pag na-addict ka na diyan, kunwari McDonald's, sa papel ni. Eh. Minsan nagma-McDo kami. Pero yung mga junk food minsan pag nasanay ka daw diyan, diyan ka na. 'Yan ang gusto mo kasi may masarap eh. Talagang pinomulate nila para talagang nakaka-addict. Problema pag puro 'yan na ang kinakain mo, ano mangyayari? Hindi ka na magiging healthy. Okay? Tapos tuloy-tuloy ka na diyan. Kaya pinag-usapan natin kanina umaga yung maayos na pagkain. Balanced diet. Okay? Kaya sa church, ganyan yun eh. Hindi pwedeng puro love of God lang. Mayroong love of God, may hate of God. Ano pa? May... ano ba yung puro saya? Ligaya, joy, fellowship. Meron ding judgment. Okay? Mabigat. Meron ding masaya, may malungkot, may buhay, may patay. Merong katahimikan, merong gera. Yan ang usapan lagi. Balance. Okay? So, makakain ka ng balance sa church na maayos kasi kilala ka ng pasto dapat at mga kapatid. Hindi ka tulad sa Catholic na hindi ka magkakilala doon. Kahit sa CCF, sosyalan lang kayo doon para kayong mga naglulukuhan. Kala yung spiritual na kayo. Amen? So, kaya sinusunod natin dito yung tamang ano ng church. New Testament church. Lahat mapapractice mo kasi legit yung church. Amen? And then, unbelief. Hindi ka naniniwala, manghihina ka.
napansin mo iba, oh, excited na, oh, soul winning. Eh, di ba niniwala dyan? Sabi ka nila, pagpapalain ka daw ng Diyos, pag sumunod ka, excited na ako. Hindi na niniwala. Kaya lalantalanta. Diba? Number one, lack of food or hunger, unbelief. Number three, punishment from the Lord. Natapos tayo dito kanina lang, no? Natatlo lang tayo. So, kaya ka nangihina kasi pinarusahan ka ng Diyos. Pero nabanggit natin, minsan, pag naparusahan ka ng Diyos, sabi natin ganun, may nagawa kang mali. Bumalik ka lang sa Diyos. Amen? Repent. No? Diyan mo gamit yung repent mo. Ang Panginoon naman ay maawain. Amen? So, may ginagawa kong kasalanan, hindi mo alam to. Talagang matindi to. E di matindi mo yung pagsisisi mo, di ba? Ang sinasabi sa dito eh, sa 1 Corinthians ba yun? 2 Corinthians 10. Ayan. Cast. Sa inyo, ready, go. Casting down. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So, yung mga na-imagine mo dyan masama kasi talagang na-influensya ang ano mo sa inyong loko-loko, ano napanood mo, nalaro mo, itapon mo, ibalibag mo. Kung lalapit ka sa Diyos, di pwedeng kasama yan, di ba? Pero sabi dito sa 6, ready, go. And having to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Sabihin, sige, nagkamali ka na. Tulad ni Paul. Kaya si Paul, talagang naligtas siya, talagang nagsisi siya, talagang naglingkod din siya sa Diyos. At matindi, kasi loko-loko siya dati. Siguro, hindi niya ma-attempt na loko, sobrang loko-loko siya, pero naligtas siya. Kaya nung naligtas siya, talagang tinalo niya pa yung mga apostol. Iba eh. Sa sipag niya, sa lapit niya sa Diyos, magiging masigasig niya, di ba? To the point nga na sabi nga sa inyo, pati si Pedro, talagang sobrang zeal niya, tinira niya, di ba? Kasi mali naman talaga si Pedro sa bagay niya. So, ganun ang gawin natin, amen? Talagang, ang punishment nga sa anak ng Diyos, yun ang maganda, pag pinalo ka ng Diyos, anak ka pa rin niya, balik ka lang sa Diyos, amen? Tatanggapin ka pag ligtas ka at anak ka ng Diyos. So, so actually, ilan yun eh. So, sa lahat ng bagay yun, ha? Sa lahat ng kinover natin yung sa mga disobedient servants, enemies of God, tsaka sa people's, God's people, Israel, then sa mga enemies of God. So, ganun din, pag enemies of God ka dati, hindi ka ligtas, di magsisi ka rin at tanggapin si Jesus. Manampalataya ka si Jesus. Okay, at hindi ka na lalantalanta, I believe, pagkatapos nun. Amen? Amen. Yan ang problema sa atin, pag di ka sumusunod sa Diyos talaga, parang kaaway ka ng Diyos, lalantalanta ka talaga. So, winning, hindi ka excited sa church. Hindi ka excited sa gawain ng Diyos. Kasi nga, eh, hindi ka all out sa Diyos eh. Ngayon, so, tapusin natin yung iba. Meron pa tayo dito ng napakarami. Paano, ano pa yung nakakapagpahina sa atin? So, number four, hindi natin si Deuteronomy 20. Ano yung nakapagpahina sa atin na dapat ating iwasan? Sabi nito, O shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint, fear not, and do not tremble, neither be terrified because of them. Kasi sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila, huwag kayong manghina. Pero bakit nga sila lang ihina? Ba't sila sabi yung huwag manghina? Kasi may, pansin niya sabi, kalaban. So, sa buhay natin, number four, kalaban, o yung threat ng kalaban na gagawin sa'yo. Uy, nabalitaan ako niya, sasapakin ka daw. Nakita ka, mukha ka rin maaka, sasapakin ka daw. Ayaw mo na lumabas doon, di ba? O kaya, uy, may virus daw. Kaya pag nagpa-deliver kayo sa Lazada, sprayin nyo na alcohol yan. Pagbisita ka, paliguan mo na alcohol. Noong dati pa, January, last year pa yun eh. Yung mga memes sa, di ba? Inaasar nila kasi hindi ka panipaniwala eh. Pero lumabas siya, isprayan siya ng alcohol eh. Kasi kung totoo yung virus, ganun dapat gawin mo eh. Kasi nanggaling niya sa labas eh, di ba? Anyway, hindi ka natawa. Hindi ka natawa.
So, may kalaban tayo. Ay, isa pa, bago ko bigay yung solution. Isaiah 7:4. Bakit takot sa kalaban? Well, ito sabi, and say unto him, take heed and be quiet, fear not, neither be faint-hearted. Ganun din, no? For the two tails of the smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin and Syria, and the son of Remaliah, yun yung mga kalaban nila, ng Judah, Rezin, sa Syria, kalaban nila mga bansa yan. Amen? Kung tayo, imagine nyo na lang, sino ba yung gusto sumakop sa atin? Actually, wala naman eh. Pero kalaban, China, di ba? Tinatakot nga si Duterte naman, eh, wag na tayo lumaban. Eh, mga sundalo, gusto lumaban eh. At least in theory, di ba kasi nga, tama ba yung i-give up? Pag i-give up ka na agad, talo ka na agad. Ay, gusto nila, sige, sa inyo na. Anyway, sinasabi dito ng Panginoon sa kanila, in-encourage sila, pero gusto ko lang makita dito, pag may kalabang ka, mahirap, nakakatakot minsan, nakakapang, ina, pwede bang buhay natin, wala tayong kalaban? Sana, yun ang gusto natin. Pero hindi nangyayari yun eh. Madalas ay hindi, katulad yan, yung mga mag-church, sinong kalaban ng mag-church minsan? Weather, sino pa? Minsan yung nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, di ba? Sino pa? Kapatid mo, schoolmate mo, module mo. Sino mahirap kalaban? Module o nanay? Yung module, andyan lang yan. Tapusin mo agad. Ano pa? Kaibigan. Hindi, huwag kang matakot. Amen? So, gusto ko sabihin dito is, ito ha. Last na ito, then i-explain natin. Jeremiah, alam niyo kwento ni Jeremiah? Isa ito sa pinakamatapang talaga eh. Pati ka mag-anak niya, kalaban niya eh. Pero sabi niya, unless your heart faint and you fear for that rumor that shall be heard in the land, the rumor shall both come one year and after that in another year shall come a rumor and violence in the land, ruler against ruler. O sinasabi dito? Igasalita dito ang Diyos. Okay, actually, pinapasabi niya kay Jeremiah. Okay, darating na talaga yung kalaban, pero sinasabi dito, huwag kayong matakot. Okay? Bakit? Kasi, bukod sabi ko, threat ng enemies, ito, may threat din ng enemies, pero chismis pa lang eh. Kaya ito, minsan naasal ako dito, naalala ko si Pastor, lahat sinasabi nun. Mga ito, tagal na sinasabi mag-gera. Hindi pa sila mag-gera na sila. Tagal eh. Diba? Ang tagal na yun, Taiwan daw, gagirahin. Ang tagal na nun, sobra. Simula nung nag-umpisa, kasi humiwala yun sa China eh. Ba't hindi naman nagirahin? Puro, uy, baka daw sumiklab ang World War II. Ang tagal na eh. Ang ganun eh. Pag hindi ka takot kasi, di ba, magkagulo man, sa langit ka na, gusto mo, gera na eh. Kaya, number four natin, enemies, na nakakatakot yan. At kahit mga chismis pa lang. So tama ba yun, ang takot ka sa chismis? E paano nga kung mag-gera, Pastor? Sabi nga nila, we'll cross the bridge when you get there. Diba, hindi yung takot ka, wala pa nga nangyayari. E paano pag nagka-COVID ka? Diba? Mag soul winning ka pa? Mag church pa? Online na lang tayo. Paano pag nagka-COVID ka? Di mo nga alam yun eh. At kung magka-COVID ka, 99% gumagaling. At yung mga namamatay lang, yung ibang namamatay, may precondition na yun eh. Talagang mamamatay na yun eh. Ngayon, may mga nagkukwento rin na hindi raw ganun. Ganun din eh. Katulad ng mga narinig namin, may sakit talaga eh. At tas yung patakot pa kayo. Takot kayo sa virus. Kasi pinapakinggan nyo lagi CNN, ABS-CBN, GMA, Duterte, talagang takot ka. Pag natakot ka, sabihin ko sa inyo, kahit sa Bible, yung pinag-usapan natin ngayon, pag takot ka, talo ka. Amen? Manghihina ka eh. Sa halip na lumalabad yung katawan mo, hindi na. Okay? So, yun ang ano lang dito, may kalabang ka, anong gagawin mo? Lumabang ka! Hindi yung talo ka agad. Eh, paano kung masaktan ako? Paano kung tamang laban yan, lalaban tayo. Amen?
Parang hindi kayo kumbinsido eh. Amen. Laban! Ngayon, hindi nauso ngayon yan eh. Kahit mga pastor ngayon, ay, bawal daw mag-church. Eh di bawal, online na lang. Ano makikinig nyo? Katulad lalo yung mga young people, makikinig ba sa ano? Mag-ML lang yan sa bahay. Ang di mo yan, dinala sa church. Amen? Kaya wala, talong-talo ka pag ikaw ay takot. So, di na napatagalin yun, ha? Basta yun ang message. Huwag ka takot sa kalaban mo, labanan mo. Baka, trust the Lord. Tiwala ka kung tamang laban yan, ilaban mo. Amen? Number 5, saan ba tayo nanghihina? 1 Samuel. Sino nanghihina na? Santok. 28. Kalala nyo to. Ito na kayo nabanggit ko kanina kay Jonathan. Ba't naulit, no? Naulit. Okay, so yung Jonathan, nakipaglabanan sila, tapos sabi pa nung hari nila, walang kakain! Hanggat di napapatay yung kalaban, eh di lalo tayo napatay dyan. So, pero, yun nga, so, nung banggitan natin kanina ulit, kumain ka, at, syempre, pag-battle kasi, anong iniisip ng mga sundalo dapat? Yung goal mo, okay? Kaya nang ipaglaban yan, yung totoong sundalo, naglingkod ng bayan, para sa bayan ko. Imagine mo, pag natalo tayo ngayon, yung mga anak mo, alipin. Okay, yun ang uisipin nyo lagi. So, sa case nito, nanalo sila eh. Bukod sa medyo exempted kasi si Jonathan nga kumain. Okay. So, pero, nakakapagod, nakakalambot, panlambot ang minsan ang kapagod ang pagtrabaho. Pero, pwede ka lang pahinga eh. Pahinga ka lang, isipin mo kung bakit ka andyan, tuloy ang laban. So, kahit David sa army, nangyari din yan. Okay? Sabihin ko na lang dito yung nangyari din kay David yan. Siyempre, pag matagal yung laban, kahit napakagaling nyo, inahabol nyo yung kalaban, anong mangyayari? Gutom ka. Okay, ngayon nga lang, eh, mga Kristiyano, eh, makikinig lang sa church, gutom pa eh. Diba? Nakaupo na kayo, ha? Eh, paano kung kayo nag-preach? Mahirap, diba? Tapos, kitang-kita mo yung mga tao, parang di interesado. So, gagawin mo ito, pa? Hirap. Tiglatagalin nyo na. So, dito na lang sa Proverbs. Ito, pwede nyo itong kabisaduhin. Pag nangihina kayo, i-quote nyo to. Medyo pang insulto to, pero totoo to. Pakibasa. Ready, go. Hina mo naman. Diba? Ayaw natin na mahina tayo, lalo mga lalaki, diba? Kaya, ano solusyon? Amaya, isa pa. Spiritual naman. Hindi, nabigay ko na rin kanina, diba? So, isipin mo yung iyong goal. Magpahinga ka kung kailangan or magpalakas ka. Diba? So, labangin ko lagi yung muscle natin. Pag in-exercise mo yan, lalakas yan. So, pag dumating ngayon yung pagsubok, ano, mas malakas ka na eh. Hindi ka na takot dun. Hindi ka na manghihina. Tatawanan mo na lang yun. Eh, bumabagyo. So, what? Gusto mo, sunduin ko pa yung bagyo eh. Di ba, yung panahon namin, ganun yung... Kasi, di ba, yung panahon namin, yung lindol, yung dumating yung wala sa lindol, kaya lagi yung sinasabi ng mga teacher eh. Yung lindol, di ba, pwedeng biruin yun, nakakatakot yan. Pero yung bagyo, gusto mo, sunduin ko pa eh, di ba? Kasi hindi tayo takot dyan, pero ngayon, ang tao, takot na rin sa bagyo, di ba? Diba, depende sa kalagayan natin, pero... Yun nga, magpalakas ka, amen? Palakas ka. Ayoko manligaw kasi baka mabasted ako. Patigasin mo na yung mukha mo ngayon pa lang. Ganun yun. Ano pa, ayoko magtrabaho, ayoko mag-apply sa trabaho, baka i-reject ako. Eh di hanapin mo yung saktong-sakto lang sa'yo, di ba? Baka naman ina-applyan mo, ganun agad eh. Sakto lang. Ano pa, ayoko mag-apply sa ganitong school, baka hindi ako pumasa. Subukan mo muna. Men, magpalakas ka, magpatalino ka para makayanan mo. So, ganun lang yon. So, this time, spiritual naman. So, pwede bang pag-spiritual, napapagod ka? Pwede ba yung kunwari, nag-pray ka na, mag-pray, mag-preach,
Mag soul winning, napapagod ka ba doon? Di ba dapat hindi? Yan nasabi sa atin lagi. Pero, sa totoo lang, napapagod din tayo. Ito si Daniel. May basa, ready, go. And I, Daniel, fainted, and was sick certain days. Afterwards, I rose up and did the king's business. And I was astonished at the vision, but none understood. So, nangyari dito is, yan nga, nag-aral ang salita ng Diyos, nag-pray, inaalam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. So, spiritual battle to, nakakapagod din. Amen? Kaya ito yung gusto ko sabihin dito naman, nabanggit ko kanina, magpahinga ka rin, talagang battle yan eh. Nakakapagod yan. So, magpalakas ka, magpahinga ka, kumain ka. So, ganun din spiritual. Katulad dito, kunwari, hindi talaga natin matapos to. Pero yan, soul winning. Salamat ako, pinupush ko lang kayo. Pero pag talagang may umayon, so, pastor, lakas lang ulan eh. Hindi ko naman kayo pipilitin eh. Pero kanina, mahina naman, di ba? So, gusto ko sabihin dito, actually, nakakapagod yan yung ibang mga Kristiyano, may mga kilala akong ganun, napagod din sa ministry. So, bandang uli, kahit nga mga pasto, nag-compromise din. Alam niyo yung compromise, ibig sabihin, hindi niya kinayanin yung laban. So, kasi siguro, minsan, iba rin yung priority. So, bandang uli, mag-compromise. So, ang message nyo sa number 5 natin, kung nakakapagod ang battle, eh, nasa battle ka na, eh, kung gawain pa ng Diyos yan, okay lang magpahinga, okay? Titingnan mo na yung sarili mo, nakakapagod yun eh. So, si Daniel, siya mismo, nagkasakit na eh. So, gano'n ba ka spiritual si Daniel? Alam nyo ba ang gano'n ka spiritual si Daniel? Diba? Naalala nyo yung kwento kay Daniel, inausap siya ng Diyos, pinaalam sa kanya yung mystery nung panaginip ni Nebuchadnezzar. Hindi sinabi sa kanya yung panaginip, ha? Interpret mo yung panaginip ko. Sige, anong panaginip mo? Hindi ko rin alam. Sabihin mo sa akin kung anong panaginip ko. Ano yun? Talo niya si Joseph. Si Joseph, pati sinabi sa kanya yung panaginip sa hindi. So, napaka-spiritual ni Daniel, pero siya mismo napagod. So, huwag niyong isipin ako, soul winning ako. Ganda yan, eh. Hindi na ako mapagod, hindi na ako matutokso. Hindi na ako manghihina, hindi ako nahihinto ng church. Gawin mo lahat yun, pero huwag kang masyadong kampante. Amen? Sabi sa Bible, nakalimutan ko ng eksaktong quote, pero sabi doon, take heed. Okay? If you think you're strong, take heed lest you fall. Kasi, mag-iingat ka. So, ganun din sa pastor nyo ngayon. Okay? So, salamat na pastor kayo, di ba? Huwag nyo akalain na laging malakas si pastor. Amen? Na minsan, pagtsatsagaan kayo lagi. So, minsan, pag napikon din ako, makapagsalita ako ng di tama, di ba? So, huwag yung intayin yun. Siyempre, hindi ko gagawin yun hanggat kaya ko. E, paano kung nanghina rin ako, napikon talaga ako. Di ba? So, pray for your pastor. Amen? So, nagkakaano yan, nakakadala yan, nakakadala. So, kung alam mo na yon, words of wisdom, expect mo yung what you should expect, alamin mo, pahinga kung kailangan magpahinga. Amen? Yun lang yun. Spiritual weariness from battle or from work. Next, isang ano lang to. 2 Samuel. Medyo puro Bible tayo ngayon, pero ano nangyari sa buhay ni David? Kilala niyo ba si David? Napakalakas nito. Diba? Hindi siya napagod. Ganun ba si David? Higante nga yung pinatay niya eh. Ang lakas nito, di ba? Matapang to. Pero nung bandang huli ng buhay niya, alam niyo na yung nangyari, di ba? Spiritually, down siya. Nag-adultery siya. Murder. Pero ito pa, sabi dito, moreover, pakibasa nga po. Ready, go. Moreover, the Philistines had yet war against Israel, and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines, and David walks free. So, nangihina rin si David. So, bandang huli, sabi sa kanya dito, huwag ka na sumama sa amin. Okay? Pero, kahit ano pala ang lakas mo, nangihina ka rin. Okay? So, ano yung nagpapahina sa atin? Lack of food, hunger, spiritual, wala kang church na maayos, unbelief, hindi ka niniwala. Pangatlo, pinusahan ka ng Diyos. Pangapat, kalaban. Mga kalaban. Panglima, trabaho or
gera, battle. Pang-anim, old age. Okay? So, ganun din, tanggapin mo na tumatanda ka rin. Hindi, walang tumatanda. Kalabaw lang tumatanda. Alamin mo yung limitasyon mo, amen? So, ganun din naman. Kung matalino ka ngayon, alam mo, later, tatanda ka, eh, paghandaan mo rin yung katandaan mo. Kaya ibang matalino, ang ginagawa, nag-iipon, ganyan. Nag-invest para sa kanilang future, amen? So, hindi ko naman inaano yung masyadong maraming pera. Alam niyo yung posisyon ko dyan. Pero at least, alamin mo yun. Huwag mong expect na tanda ka na, gatrabaho ka pa. At kikita ka pa ng maayos. So, number 7. Ano pa yung mga bagay na nagpapahina sa atin? Job. Kilala niyo si Job? Ano nagpahina sa kanya? Ano nagpahina kay Job? Friends. Friends, yun iniisip ko eh. No? Okay, pakiba, ako na lang muna. No? So, but now is it is come upon thee, and thou faintest, it touches thee, and thou art troubled. Totoo yun, yung kaibigan niya to, si, nagsabi sa kanya si Eliphaz. So, parang sinasabi niya dito, lakas-lakas mo dati, ngayon, nangyari sa iyo yung nagsasabi mo dyan. Okay? Kaya hindi na tayo mag-duel sa kanyang kaibigan, so kung gano'ng kamali yung kaibigan niya. Pero sabi dito, pang-pito na nagpapahina sa atin is trouble or sorrow. Okay? Nakakahina yan. So, bukod sa trabaho, yung minsan yung hindi mo ina-expect mangyayari sa'yo. So, pag hindi mo ina-expect ang isang trouble na darating pala sa'yo, katulad ni Job, na mayaman na siya, isip mo pong mawawala yun, sabay-sabay. Ang dami kong anak, yes, at least makakatulong sa akin ito paglaki nito. Nawala yung anak niya, namatay, nauna pa sa kanya. So, yung mga trouble, nakakapangpahina sa'yo. Kaya, though actually, yung kaibigan yung nagsasabi dito, kaya hindi masyadong totoo to. Pero, in a way, nanghina rin si Job. Nagreklamo siya sa Diyos eh. Amen? So, tandaan natin, mag-ingat tayo. Hindi maiwasan ang trouble. Amen? So, paano natin didil yan? Namaya, sabihin ko. Jeremiah 8. Jeremiah ba, nanghina rin? Sabi mo, Pastor, ito yung pinakamatapang na ano. Tapang talaga. Tingnan natin kung nanghina ba siya. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Talaga po, sabi niya kasi, sobra yung naranasan ni Jeremiah, kalaban niya lahat. Lahat, halos. May konti lang siyang helper doon. Encourage siya. Kaya ang dami niyang kalaban. 45:3. Iniiyakan niya na nga yan eh. Thou did say, woe is me, for the Lord had added grief to my sorrow. I fainted in my sighing and find no rest. Biro yung pati ang Diyos. Kinawawa ba siya ng Diyos? Pero yun ang feeling niya. Amen? Misang ganun tayo eh. Lord, nasan ka ba? Natutulog ka ba? Ganun pa eh. Hindi natutulog ang Diyos. Kala mo lang. Pero pag nagkaroon ka, dumating sa buhay mo yung trouble, minsan nanghihina ka, di ba? Kahit ganong kalakas mo. So, anong, how to deal with that? Sa trouble. Ha? Tanggapin mo na, hindi yun maiwasan. Amen? At, realize mo na, pagsubok ng Diyos yan. Ngayon, kung pagpapalo yan, tapos na tayo kanina dyan, di ba? Yung punishment. So, ngayon, pag talagang trouble yan, dumating sa'yo, para subukin ka lang, realize mo na lilipas din yan. Amen? Kaya nga pagsubok, kaya sinusubukan ng Diyos para tumibay ka lalo, hindi ka mapahamak at hindi ka permanente ng mabaldado. Amen? Sinusubukan ka lang. Okay, pero yes, nakakapagpahina yan, pero magtiwala ka rin sa Diyos. Yun talaga eh. Number 8. Amen pa ba? Amen. Alang, ginaw na ginaw kayo. Ako nga, hindi ako giniginaw eh. Okay. Ang kayo na magbasa. Sige. Tapos ang Jeremiah, Lamentation. Ibasa po. Ready, go. The lamb is fallen from our head. Woe unto us that we have sinned. For this our heart is faint. Okay, dalawang bagay ito. Kasi nakita ko tuloy ito dito. Ano yung nagpapahina sa atin?
Kasalanan, hindi ko nalagay actually. Pero obvious kasi yun. Nabanggit ko rin kanina umaga to, di ba? Pag nagkasala ka ngayon, manghihina ka. Di ba? Kasi spiritual, ha? Kasi ang hirap bumalik ulit. Kahit ano, nagkasala ko na si Yanis, nagmari lang, ha? Ninakawan mo si Desiree, si Rayray. Ninakawan mo kunwari. Makakalapit ka ba agad sa kanya? Hindi. Alam niya na ninakawan mo siya. Mahirap, di ba? Pwede naman, pwede. Pero nakakahiya, di ba? So sa Diyos, paano kung sa Diyos ka nagkasala? Paano yun? Hirap, di ba? So nakakapagpahina yan. Pero actually, yung point ko dito, hindi ko nasama, hindi ko nakita yun eh. Pero tama rin yung kasalanan, nakakapagpahina. Amen? Actually, yan nga ang pinaka-ano yan eh. Buod yan eh. Bakit yung iba nagkakasakit sa katawan? Nanghina lang. Ba't nagkahina? Kunwari, nagkalang cancer. Ba't nagkalang ng cancer? Eh di kasalanan din, bisyo, di ba? Yung iba sabihin, eh wala akong asawang matino eh. Matino ka ba? Hindi ka naging matino, kaya wala kang asawang matino. Kasalanan din yun kasi hindi ka nagpakatino eh. Alam niyo ba na ang paraan na magkaroon ka ng asawang maayos, ano? Tanong niyo sa akin, alam ko ba yun? Magpakatino ka muna. Paano ka papatulan ng hindi ng matino kung hindi ka matino? Tama ba? Ang magtsatsaga lang sa'yo, tatantsahin ka niyan eh. Ito, katulad ko rin to eh. Diba? Okay, magpakatino ka. So, ang buod niya, kasalanan. Tama yun. Pero, di ko nalagay din sa point ko, ha? Kulang pa pala to. Kamustahan doon nyo. Lagay nyo na sa isip nyo, okay? So, pero number 8, ang nakita ko dito, pag tinignan mo yung free text dito, para siya, paki siya ng hina. Sabi niya dito, the elders have ceased from the gate, the young men from their music. Sino mahilig sa music dito? Hindi ka mabubuhay pag walang music, di ba? Dati, ganyan din ako eh. The joy of our heart is ceased, our dance is turned into mourning. Again, ang context itong lamentation, nasakop sila. Yung mga sinasabi natin kanina, yung threat ng enemy nila, nangyari sa kanila yun sa Israel. So, nung sila'y nasakop na, yung mga magandang babae nila dati, nalalandi-landi, nagtitiktok, bandang huli, sabi, alagang na-rape. Ganun ang gera eh. Okay? Yung mga lalaki, papatayin. Yung mga babae, rapein. Ganyan yan. So sabi dito, kaya ang nilagay ko dito, kaya sila nang hina, bukod sa nasakop sila, wala na silang entertainment. Amen? Diba yun ang gusto natin? Music, dance, ano pa? Joy, diba? Alam nyo ba na pag ikaw at least yung mga bata, yung ibang tao daw, sabi nila, mga Pilipino daw, masayahin. In a way, totoo naman yun. Di ba, makakaano ka sa buhay, makakaraos ka pag ikaw ay kung kaya mo maging masaya sa buhay mo, di ba? Pero totoo po yun. So, kaya sa atin, sabi ko nga sa inyo, sabi ko kina Jana at kay Jamie, soul winning natin, minsan mahirap yun. Nakakahiya sa mga sumasama sa atin. Di ba? Hindi sila masyado masaya. Kaya hanapan natin. Alaman natin sila ng ano, magagawa. Hindi naman ano yun ha, pero hindi masyadong pressure. Kasi iba gumagawa ng gano'n, after na soul winning, konting ano, bukod sa kainan. Minsan mahirap din pag walang fun, walang entertainment. Okay, yung tama lang ha, nakakapanghina rin, ama. So gano'n yun, kaya binabalance natin yan. No, hindi naman ako naniniwala yung puro fun na lang, di ba? Fun center na church. So tayo nga, wala masyado eh. Pero sa July daw, next week ba yun? May games din daw tayo. Di ba madalas, di ba? Pero yun nga, para masaya kayo, para makita nyo sa church, di naman boring, amen? Minsan may konti rin, ano, fun. Kasi nakapanghina. Totoo yun. Yun, kita nyo na? Yung iba kasi yan ang inahanap eh. Alam mo na, lalo yung mga bata, okay lang din yan. Ako, masaya na ako. Nakikita ko yung nagkakasiyahan eh. Okay, so, dahil, tapusin na natin to. Yung next part nito, sa part 3, sa ano na lang. Either Thursday or next Sunday, okay? So, last sa mga bagay na nakapagpahina sa atin is Luke 18. Luke 18:1.
May basa po, ready, go. And he spake parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to pray. Anong gusto niyo, mag-faint o mag-pray? Pag nanghina ka, ganyan ka na, hindi ka na rin makapag-pray. Di ba kaya kailangan mag-pray tayo? Hingin mo sa Diyos yung kailangan mo. Hindi yung, ayoko na, wala na mapasok ang school. Wala na magkakagusto sa akin. Mag-pray ka, yun ang solusyon. Kasi mga bagay na hindi mo kaya, parang kanina, yung nakita ko tuloy yung Superbook, di ba? Si Peter, paano siya papalayain? Secured facility yun, di ba? Nag-pray sila. Pinalaya siya ng angel, di ba? Hindi yun natapos eh. Maraming bagay ganyan. Amen? Yung kapatid ko, talagang tinitira ng kawa, yun ang gagawin ko. Hindi ko naman siya pwede sabihan kasi mas matanda sa akin. Pag-pray mo. Amen? Mga kaibigan ko, sige. Okay, yung may mga matindi pong katulad ng mga demonyo, pag pinapasukan na ng demonyo yung kakilala mo, nag-fasting, prayer and fasting. Kasi iba naman, matindi yung hinihingi sa Diyos, nag-fasting. Tama po yun. Hindi pa nga natin na topic yun. Pero yung fasting, ano yan, parang pinaka-basic principle dyan is to strengthen the spirit by denying the body. Yun po yun eh. So, may physical ano nga rin yan eh. Pero, yun po yun. So, tama po yun. Oo nga eh. Maalala mo nga din. Fasting. Okay din yan. Anyway, si kanina na, hindi ko nabanggit, si Daniel, nag-fasting yun eh. Kaya, siya nanghina din, physically. So, pero, okay lang. May na yung mga naintindihan siya. Anyway, so, mag-pray ka na lang, nakakapagod mag-pray na, kaysa mag-faint ka, amen? Alala ko talaga yung mga sundalo, sabi nila, sa kanilang camp, sabi doon. It's better to sweat in, ano sabi doon? In training than to bleed in battle. Diba? So, pag mahina ka, mas mayayari ka ng kalaban. So, magpakahirap-hirap ka na, mag-train ka na lang, para paglabanan na, hindi ikaw yung tatamaan. So, ganun na ganun din tayo, amen? Ang point number 9, last is, bakit ka nanghihina? Hindi ka na nanalangin. Kala mo, lakas-lakas mo na. Kala mo, basta mag-aral ng salita ng Diyos. Eh, yun na yun, diba? Pag marunong ako, syempre, magaling ako, at talaga walang mangyari mali. Eh, maraming bagay, hindi mo kaya nga, hindi mo alam. Paano darating, paano yan, anong gagawin ng demonyo. Amen? So, yung mga bagay hindi mo kayang gawin, pagpasa Diyos mo, hingi mo sa kanya, Lord, di ko kaya to. Di ko alam kung anong salubong sa amin dito eh. Diba? So, Lord, protect us. Amen? Yung virus na yan, baka totoo nga talaga yan eh. Lord, protect. Kaya si Daddy, laging yun ang panalangin eh. Kasi nasa edad na rin siya, pero hindi ka tatablanan din. Dahil siya. Totoo talaga yung asan doon ng protection ng Diyos. Amen? Amen. Kaya natatakot yan, may totoo naman talagang virus. Kaso nga, bioweapon yan eh. Parang silang ano, frustrated sila, masyado mahina yung nagawa nila eh. Kaya kaya tayong protection na ng Diyos dyan. So, next na po yung reasons to make us not faint. Okay? Basta na aral natin po, mga bagay na papahina sa atin, iwasan natin, i-deal natin. Una, pabaliktad ko na lang ha, panalangin, kulang na panalangin. Walang entertainment, walang fun, nakakapanghina, trouble, okay, nakakapanghina yan. Old age, nakakahina yan. Weariness, pag nakakapagod, trabaho, tsaka sa pagkipaglaban, mga kalaban mismo natin, yung threat ng kalaban natin, nakakapanghina yan. Punishment sa Diyos, no, ginagawa niya yan eh. Inapalo ka. Sino dito ang ayaw ng papalo eh? Lahat naman ng bata eh. Nakakapanghina yan. Unbelief, nakakapanghina. At kulang sa pagkain, nakakapanghina. Pero lahat ay may solusyon. Amen? So, manghihina ka pa ba? Alamin mo na lang kung paano mapalakas. Huwag ka na manghihina. Amen? Amen? To faint or not to faint? Siyempre, not to faint. Amen? So, palakas na lang tayo. So, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord, na example sa Bible na yes, ang tao po nanghihina. Kami po ay nanghihina. Pag dumating itong mga bagay nito, Panginoon, di namin napagandaan. Nanghihina kami, Panginoon. I pray na kayo po
Mapalakas kami, maproteksyonan niyo po kami. Pagandaan namin to, Lord. Palakasin niyo po kami. Dalig niyo po yung ano na walang lakas, Panginoon, sa amin, katawan or spiritual, Panginoon, especially. Yung mga bago, especially, maintindihan nila, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin, spiritual nourishment, Panginoon, yung salita, fellowship ng mga mananampalataya, Panginoon, sa church. So I pray na maging matalino ang bawat isa, Panginoon, kahit ano pa yung humarang sa amin, bahaman yan or lindol, Panginoon, we pray na maging malakas kami, Panginoon, magtiwala lang kami sa inyo, Panginoon, at doon po ang tagumpay, Panginoon. So kayo pong malalating, in Jesus' name we pray.